Hello po sa inyong lahat. Magandang araw, magandang tanghali, gabi. At syempre, umaga po sa lahat ng mga kaibigan natin, mga tropa natin dyan sa Papong TV. So maraming salamat po sa mga tumatangkilik at lagi pong nandito sumusubaybay po sa ating channel. O yun, sa mga hindi pa po nating kaibigan dyan, ako, huwag nyo na pong kalimutan mag-subscribe. At syempre po, mag-like. Hit nyo na rin po yung notification bell para po masubaybayan ko po kayo, mabigyan ko po kayo ng assistance at guidance. Maraming salamat po. Pero bago pong lahat, dito po muna tayo. Hello! So nagbabalik. Okay, so ngayon po, yung mga hindi pa po nakapanood ng ating mga relationship vlogs, yung mga story natin about MJ, nako, huwag nyo na pong palagpasin. Meron pa po tayong mga travel vlogs before, nakasama ko po si Sheikah, no? So balikan po natin. Maganda po yung mga palabas na yun. Very exciting. Yung sa relationship naman, ito sa abot nating ating makakaya, tumutulong po tayo sa ating mga kaibigan. Ngayon nga po, sasagutin natin yung katanungan, yung linaw, libigyan na po natin ng linaw, kung ano po ba yung 30-day rule. Okay, yung 30-day rule po, marami pong naguguluhan dyan kasi iniisip nila bakit kailangan po bang kompletuhin yung 30 araw na yun. Hindi po. Yung 30-day rule po na yan is parang binigyan lang po ng panahon. Pwede pong weeks, 2 weeks, pwede rin pong more than 2 months, more than a month, 6 months, depende po, no? Iba-iba pong klase, depende po ang pinagdaanan natin. Meron din po kasing mga lalaki, alpha male na kilala ko, minsan 3-4 days nakaka-recover na. Minsan naman, very sensitive, inaabot po ng mga months. So yun po, yung pong 30-day rule na yun is kailangan lang po natin actually ng isang panahon para po makapag-isip po tayo, makagawa po tayo ng maganda-ganda para dun sa haharapin nung nangyari sa atin. Like for example, nagkaroon po kayo ng away, nagkaroon po kayo ng gulo, naghiwalay, binasted. So pagbibigyan po natin ng 30-day rule yan, space na hindi kayo magkikita, hindi kayo wala po kayong contact, malayo po kayo sa isa. Dalawa po ang tatamaan yan, yung hit two birds in one stone. Kumbaga, para po sa inyo, makakapag-isip po kayo, makaka-recover po kayo, makapag-focus po kayo. At the same time, sa huli, pwede nyo rin pong sabihin na kung makapag-decide na po kayo, malinaw na po yung isip nyo, pwede nyo pong sabihin kung sa sarili nyo kung itutuloy nyo po ba o babalikan nyo siya. Ngayon, ito na po yung pinaka-pinaka the best time para balikan kasi nga po, nagawa nyo na po yung 30-day rule. Kumbaga, nagkaroon na po kayo ng panahon na makapag-isip at the same time, siya rin po, tulad nga po ng sinabi ko, no, bakit po importante yung 30-day rule? Isa po dyan, lumalabas po yung law of attraction. Kung mapapanood nyo po yung mga previous vlogs ko, nakalagay po dun yung kung paano yung sistema, na-explain ko po dun kung ano po yung law of attraction. Okay, tatlong bagay. Sinabi ko nga doon, tatlong bola, for example. Cellphone yata yung sinample ko noon. Tatlong bola, for example, red, white, and blue. Ngayon, umalis po yung kaibigan nyo, iniwan sa inyo yung red, white, and blue. For example, ayan yung bola sa harapan nyo, sa lamesa, no? Red, white, and blue. Sabi nung kaibigan nyo, yung red, pwede mong paglaruin yan. Pindut-pindutin mo, laruin mo. Yung white, kung gusto mo, ipahiram mo, balibagin mo, laruin mo. Pindut-pindutin mo, pisilin mo, bahala ka. Pero yung blue, wag na wag mong titignan at wag na wag mong gagalawin. Hindi mo siya pwedeng galawin kahit ano mangyari. Okay, so lalabas yung kaibigan nyo, iiwan kayo sa isang room. Sa tingin nyo, ano po ba ang pakikilaman nyo? Siyempre po yung blue. Bakit? Challenging. At siyempre doon kayo interested. Kasi bakit hindi ko siya pwedeng tignan? Ngayon, yung red na yun, kung ikaw yung laging makulit, lagi kang nandyan, hindi siya masyadong interested sa iyo kasi lagi kanya napipindot, lagi kanya nakikita. Kung ikaw naman yung white, ganun din yun, lagi ka napupukpok. Pero yung blue, hindi kanya nakikita, nawawala ka, nakikreate ng law of attraction. Kasi nga po, nade-develop nga po ang isang relation, ang isang love, true love, genuine love, kung wala ka. Like for example, dumadalaw ka sa isang girl, lagi ka nandun araw-araw, naghaharana ka, nagdadala ka ng pizza, whatever. Okay, nade-develop siya sa'yo, natutuwa siya sa'yo, na-appreciate ka niya. Pero kung araw-araw ka pong nandun, hindi po yun umaandar. Nakikita lang niya, pero hindi umaandar. Hindi siya nade-develop sa love. Kailangan niyo pong mawala. Diba? Like for example, sorry to say, kunyari, nagkasakit kayo, 1 week kayong nawala. Pero araw-araw kayong dumadalaw before, ha? Nagsishare kayo ng pizza. So, bigla ka niyang hahanapin. Dun yung nakikreate ng law of attraction. Dun siya na fall in love sa inyo kung wala ka, hindi po yung nandun ka. Kaya nga po, inilalayo po natin, binibigyan po natin ng time na 30 days rule, kasi nga po, dun po madedevelop at may isip ng babae or ng guy kung gaano kayo importante sa kanya.
Isa pa po dyan, ha. Sabi ko nga po, di ba? Yung love, nagmumove yan in mysterious ways, di ba? So, paano siya magmumove kung hindi natin siya pababayaan lumakad? Di ba? Hindi mo siya pababayaan lumakad. Okay? So, yung po yung 30 days rules, kailangan pong gawin natin yun, kailangan pong mawala tayo para mag-create ng law of attraction. Ngayon, ako po, may sinasabi ako before na bigyan nyo ng space, tapos pwede nyo pong i-message araw-araw. Yun po yung hindi pa po maximum yun. Pero kung tingin nyo po na talagang kailangan nyo na pong gawin at nahihirapan na po kayo, pwede nyo na pong gawin yung 30 days rules. Pwede nyo na po kayong mawala, pwede na po kayong lumayo panandalian. Pero dapat dito handa kayo. Handa po kayo na kaya nyo. Na kung mag-text siya, mag-reply siya, kaya nyo dalhin. Kasi minsan, di ba, like for example, nakaka 10 days, 1 week na tayo. Pero isang message ng nung babae, asan ka? Di ba, nasira na kagad yung ano mo, napraning ka na kagad. Nandun ka na kagad, gusto mo kagad pumunta, gusto mo kagad makita, nagre-reply ka kagad. Bakit? Kasi nga, hindi ka ready. Dapat talaga ready ka dun sa 30 days rules na yun na talagang sinabi mo sa sarili mo na hindi ka talaga lalabas, hindi ka talaga magpapakita. Okay? At isa po dun sa sinasabi ko, pag ginagawa nyo po yun, syempre po dapat hindi po kayo depressed na nakikita niya. Hindi yung nadyan kayo sa labas, nagiinom kayo. Nababalitaan niya na pumasok ka sa ganito, nasira yung ganito. Hindi dapat. Dapat positive pa rin. Di ba? So at the end, ma-win mo pa rin siya. Win her back or win her sa pamamagitan ng law of attraction, which is yung 30 days rules nga, na kailangan i-implement mo yon ng solid. Hindi ka check ng check sa Facebook niya. No, it will not happen. Kasi nga dahil check mo ng check sa Facebook mo, pinahihirapan mo po yung sarili mo. Dapat po dyan, talagang astig ka na kaya mo na ganun ang gawin mo. 30 days rules, na wala mo ng connection, wala mo ng liga, wala mo ng tawagan, walang chat, walang text, wala po lahat. Kasi yun lang po yung isang paraan kung talagang nahihirapan na po kayo para po mawin nyo po siya. Alam nyo po, babalik yun. Kasi nga, sabi ko nga po, hindi naman po lahat ng ipinakita natin sa girl na yun is pangit. Huwag po nating isipin yun. Kung bakit ayaw niya tayo. No, it's not like that. Meron lang talaga mga panahon para sa mga ganyang bagay. Meron din po tayong mga ipinakita maganda. Like for example, naiisip din niya bakit si Pedro o si Juan lagi nag-aalala sa akin yan, lagi nagki-care, sobrang pag-aalala, 'di ba? Which is hindi niya makalimutan. Ngayon, natabunan ng konting ano dahil makulit ka, nililigawan mo siya, 'di ba? So ngayon, pag nagawa niyo na po yung 30 days rules na yun, ilang konting panahon, nawawala na po yun unti-unti, dahan-dahan pong nawawala. Yung mga bad things, bad qualities, yung mga ayaw niya sa'yo, mga negative things, nawawala na yun. Kasi bakit? Sabi ko nga sa vlog ko, positive things remains. Kumbaga nasa utak niya, nawawala. Kaya nga po minsan pag nakikipag-away tayo, huwag nating sabayan. Palipasin natin. Pagdating ng araw, okay na. O, diba? Kasi nga, hindi nawawala yung mga gandang bagay. Ang nawawala po, yung mga pangit. Diba? Kaya nga po binibigyan ng konting space. Yun po yung importance ng 30 days rule. Ngayon, kung papasok po tayo sa ganyang principle o gagamitin po natin yan as arsenal sa ating panliligaw sa isang babae, make sure na ready po tayo. Hindi po natin gagawin yung contact, wala po tayong lalapitan, wala po tayong kakausapin. Ang gagawin lang po natin positively is improve lang po natin yung sarili natin. Improve lang natin yung sarili natin. Gawin lang natin inspirasyon yung ginagawa natin. Maging matibay po tayo. Ngayon, pagdating po ng 30 days na yun, or sabihin natin ika-29 days, sabihin na lang natin ika-29 days, tsaka po tayo mag-decide. Pwede po tayo mag-isip. Pwede natin sabihin na parang okay na naman ako. Parang masaya na ako ng ganito. Na wala siya at kaya ko, o di ba? Pero not now, kasi kailangan lahat lagi ng panahon, di ba? Time heals wounds, kumbaga lagi may panahon, hindi pwedeng ora mismo kailangan natin 24 oras, no, hindi po ganun mag-work yun. So kailangan po natin i-ready yung sarili natin at paghandaan po natin yan. At isa pa nga yun nga, talagang ilagay natin sa isip natin na gagawin natin yung 30 days na yun para po sa atin mga utol. Importante po na meron po tayong inspirasyon. Kunyari, naiisip natin na baka hindi naman niya ako sagutin eh. Baka at the end, nagkandahirap ako. Wala rin naman mangyari. Kaya nga po sabi ko sa mga previous lesson ko, huwag po tayo mag-expect. At ngayon po,
gawin lang po natin yung 30 days rules na hindi tayo nag-i-expect para po sa huli, kaya natin mag-decide para sa sarili natin. Hangarin ko po kasi talaga yung mapabuti kayo. Alam nyo, marami akong natulungan. Kahit po sa Thailand before, sa Macau, napakarami ko pong natulungan mga Pilipino, foreigners, Australian, nakwento ko na nga pa si Adam before, no? Tinulungan ko sila sa relationship nila. At yun nga, hindi lang po sa relationship nila to become a better person. Kumbaga kung ano po yung sila ngayon is nakapulot din po sila ng aral mula sa mga lessons natin. So yun din po yung hangarin ko, no? Kung hindi niyo naman pumawin yung girl, at least nagawa ko pong matulungan kayo at naging better person po kayo. Who knows, di ba? Balang araw, magustuhan ka rin. Kasi nangyayari yan. Hindi yan joke. Talaga pong nangyayari yan. Many times na pong nangyayari yan. And kung ganun po, ako na po yung unang-unang matutuwa at magpapasalamat. So maraming salamat po mga kaibigan at mga kapatid natin dyan, no? So tangkilikin po natin ang mga kapwa natin YouTuber na Pilipino. At syempre po, ganun din po yung mga tumutulong dyan sa relationship. Pagpalain po kayo, tulungan po natin sila. Subaybayan po natin yung mga kaibigan natin dyan. Maraming salamat po from the bottom of my heart. Thank you po sa inyong lahat. Thank you po, Papong TV.